everyone, welcome back to our channel. So ngayong araw maglilinis ulit ako at iniisa-isa ko na yung mga dapat tanggalin ng alikabok para pag at least pag lumabas si baby wala lang masyadong alikabok. So yung mga cabinet dun sa side, kung katabi ng cabinet niya, ano pa yun, maalikabok pa yung loob nun kasi nga nung nagbakbak dito, nasa loob lang, di naman yun pwedeng ilabas kasi doon na siya. So talagang naalikabukan yun, tapos pinasukan din yung loob. Kaya yun, dapat malinis tsaka matanggal ng dumi. So ang laman nun, shoes tsaka school supplies. So yung shoes kahapon, sinort na namin yung mga pwede pang gamitin, tapos yung mga hindi na. Tapos, nilabahan ko na rin yung mga rubber shoes. Karamihan naman yung mga nandun, yung mga nakatago lang. Yung mga madalas namin gamitin, yun yung nandun sa may labas, malapit sa pintuan namin. So, yung iba kasi ang tagal na rin, hindi naman nagagamit. Kaya, ayusin na namin ngayon. Pati yung mga school supplies, yung naalikabukan, yung mga folders, mga envelope. So, yun, naayusin ko ngayon. Happy Easter nga pala. Easter na. Eh, wala akong nagawang ano ngayon sa Easter para sa kanila. Naghahanap nga sila ng pwedeng magawa before nag-Easter egg sila. Egg hunt. Okay sana ngayon eh, kasi maluwag na yung bahay. Kaya lang wala naman kaming itlog na yung mga plastic. Nasa Cavite na kasi lahat nung mga laruan nila. Tapos, hindi lang ako nakaprint ng kukulayan nila o yung extra ang gagawin nila. Late na rin kami nagising. 2 o'clock. So, nagluto pa ako. Tapos, mga 4 na. 4, magpa-5 na ako nag-start na mag-ayos. Ngayon, magpa-5 na. So, ayun. Yun lang ang aking gagawin muna ngayon. Tapos, pag hindi ko natapos, ako meron pang iba, baka bukas ko na gawin. Ulit, kukonti-kontiin ko para everyday may magagawa ako. Tsaka hindi yung isahan lang. Hindi naman ako magpapakapagod para hindi, baka mamaya mapagod din. Siyempre, mapagod din si baby. So, baka mapagod talaga yung anak ko niyan. So, hini-hini lang. So, yan, start na natin. So, ito sinimulan ko ng ayusin kahapon. Ito, lang to, shoes and mga school supplies. So, tinanggal ko na lahat ng sapatos na hindi nila ginagamit. Tapos, nilagay ko na lang dito yung mga ginagamit nila. So, ito, yung pang si mga goggles yan. And then, yung mga sapatos ni ate. Hindi pa alam kung anong ilalagay ko. Lalagyan ko pa siya ng patungan para hindi sila siksikin. Sayang yung space kasi mataas siya. So, yan mga sapatos ni ate, mga rubber shoes. Yung nasa ilalim, mga maliliit na hindi na nila nagagamit. Kaya nasa baba lang siya. Ito yung sa akin. Tapos, ito yung kay Jaden. Yan. Ayun, nagmansya na kasi siya, kaya hindi na nilinisan ko na, kaya ayaw na matanggal. Baka tinturahan na lang ulit. Kasi kahit sabon, ayaw niya nang matanggal. So, yan. Ayos ko na yung kanilang yung shoes. So, today naman, ito, nililinis ko na lahat para wala nang alikabok pag nandito na si baby. Kaya saka lang ako maglilinis pag lumabas siya. Ang dami pang alikabok kasi nito. Dahil nung naglinis, medyo naka-open to. Kaya ayan, madumi siya. Tapos, pupunasan natin isa-isa yung mga folders. Ayan, yung mga plastic. Ang dumi, puro alikabok lahat yan. So, dito kayong tinatago yung mga school supplies nila. Na medyo malalaki.
Kasi nandito naman sa kabilang side yung maliliit. So, ayan. Tapos, ito, hindi ko pa rin naayos pala yung mga gamit ni Daddy iba. So, so, start na natin. So, yun, baba muna natin lahat. So, ito na yung mga nababa kong gamit. Ayan, nababa ko na siya. Punasa ko na lang. Nilagyan ko muna nito. Hindi pa naman ito nalalabahan. Kasi kakapalit ko lang ng cover ng upuan. So, yan. Ito yung mga pupunasin kasi grabe. Sobrang alikabok talaga nila. Lalo na yung mga ito, mga folders. Tsaka yung mga clear plastic. Tapos ito, punasan ko na lang. And then, ayan, ayusin ko na to. So, ayan, natapos ko na itong mga tampunasan. Tsaka, ito. Ito na lang, itong dalawang box na lang. So, ito, ito ginamit nila ate yung iba. Yan. Okay. Pinakuha nila ito. Nagulang natin dito yung mga gagamitin nila. Kasi ito. Ito naman. Yung mga mga gamit. Mga magagamit ko na mga gamit ko. Yan, para ayan lang ang gagalawin nila. Puno pa kasi yung kadi nila. Yun nandun. So, ito. Tsaka yung isa pang lagyanan ng mga pencils nila. Ito, punasan na lang natin ito. Ng tuyo. Kasi, malinis naman siya. Ang ginagamit ko din, ko ulit yung Lysol na ginawa ko. Ayan. Yung pamunas ko sa mga gamit-gamit. Karamihan dito. Ito yung galing Singapore. Yung 50 pesos lang yung isang set. Ayan, isang set niya. Ayan, yung iba na ginamit na nila kasi nakalabas lang to. Kasi ito yung nakuha namin dun sa mga ano, sa mga parang claw machine nila. Wala na yung gunting. Para at least, sabi nila mauusog daw yung pasukan. Kung mausog man, at least nakaready na yung mga gamit nila. Kung ano na lang yung wala, yun na lang yung bibilihin.
Pero since marami pa naman, marami pa naman to. Ball pen sa ate kasi nagbo-ball pen na. Kaya kailangan ball pen na yung bibiliin sa kanya. Ito, hindi ko muna ito binuksan. Tsaka nasa pasukan na. Pasukan ko na lang ito. Isa-isa ipapagamit sa kanila. Kasi meron pa silang nalagyan ng mga extra lang ito. Mga ayun, mga extra. Kasi meron pa sila dun sa ano eh. Oops! Meron pa dun sa sa panglalagay na ng school supplies nila. Ito ba? Ito na lang yung pencil case ni Jaden. Ito ko na muna ito lalagay kasi hindi ko alam kung saan ko sasabit yun. Ito, buksan na natin. Yung iba, tinasahan na nila eh. Ginagamit na nila yung iba. Ito mga ano din, mga extra supplies. Ayan. And extra supplies din namin to. Mga pencils, mga glue, saka itong ano to? Mga color pens. Ay, color pens tuloy. Watercolor. Ito, nabili ko ito dun sa Divisoria. Itong mga erasers. Yung nakaset siya. Ano nabili ko ito? Nakaset yan. Pag Pasko kasi, bumibili kami doon. Tapos, pinapamigay namin sa mga classmates nila. Puro pang school supplies lang. Tapos, bumili rin ako ng extra kasi para meron din sila. Mas mura kasi talaga din sa Divisoria. Hindi ba mga bigay? Tanggalin na natin yung mga luma.
Dami kong natirang jumbo na pencil. Ang kay Jayden pa to eh. Pero ngayon, ayan, ginagamit na lang yung ibang jumbo. Ayan. So, itong mga glue naman. Itong maliliit, nabili ko sa Landers. Nakaset siya. Mura lang to nung nabili ko kasi nakasale. Ito yung sa gunting nila na hindi ko na makita kung nasaan. Yung merong name nila. Talaga na pangalan nila. Wala na. Hindi ko na alam kung nasaan yung mga gunting nila. Kasi tinanggal ko na lahat ng laman ng bag nila. Para labahan, tsaka itago muna. Chalk. Binumali ako ng chalk pero hindi ko sila pinapagamit. Ito rin, isa na lang din yung natira. Sa Singapore din namin ito nabili, ano lang, 50 pesos, parang ganun. 38 pesos. O 40, kasi one ano lang to eh, one Singapore dollar lang. Basag na. Hindi ko alam kung ano mabasag. Tagal na rin tong kade nila. Dumi-dumi. Pangarap ko magkaroon ng isang room ng nagamin lang namin art. So, ano, art room. Nandun lahat, nakaayos lahat ng gamit namin. Ang arts. Tsaka yung mga school supplies. So yan, balik na natin. Mga gamit. Wala kasi akong chalkboard eh. Kaya hindi namin magamit. Gunalan ko na sa chalkboard. Yung isang ganito na gamit na rin nila. Tig dalawa to before eh. So yan. Maraming glue. Expiration ba? Wala naman ito expiration, di ba? Oh, okay pa siya. Washable glue. Doon pala siya. Washable. Ayaw mag-focus. And washable. School glue. Kung sakalin, kailangan nila ng ano yun? Nalagyanan ay pang ito kay ate, protractor kasi pinagdala sila nito dati. Ito yung mga colored pencil. Ayokong itapon, sayang kasi.
Nagamit din naman nila yan. Tapos yung iba pang pencil. Pencil naman si Jerry na lang nagpe-pencil. So, sa ate, ang gamit niya na ay ano, ball pen. Ball pen ang gamit nila sa school kasi grade 4 na siya. So, ngayon pasukan, grade 5 na siya. So, ayan, pencil. So, we're done! Ay, sorry. Ayan. Okay na sila. Tapos, ito naman. Nasa lang natin. Ito lahat ng mga stickers namin. Meron pa ako mapa dito. Saan yung mga mapa ko? Mapa ko ng mundo. So, ito simula pa. No, ito iba yung mga ginamit ko sa birthday. So, ayan. Iba binili namin sa Divisoria, yung mga regalo, iba pang scrapbook ko. Ayan, mga tiksa 10 piso sa Divisoria, sa National. Ayan. Pero parang kapal na niya masyado. Diba? Ayan. So, ayos na natin ulit. Na. So, dito ko nilagay yung mga extra na gamit nila. Tapos, yung plastic cover. Tapos, yung mga colored sticker paper. Itong mga to eh. Foam sheets. Tapos, sticker paper na manipis. Ito yung mga stickers. Tapos, ito yung ginagamit na tuwing buwan ng wika. Ay, nakatago lang dyan para pag kailangan nila. Hindi nakabibili ulit. So, ayan yung ginagamit nila. Tapos, sa likod yung kartolina. Tapos, dito naman sa taas, ayan, may mga nakalagay naman. So, yan. Nakaayos na sila dyan. Tapos, ito yung mga crepe paper na ginagamit kapag birthday din nila. So, yan. We're done! Nakatapos ko lang maligo. Ginawa na si baby. So, ito muna yung ginawa ko dito sa labas. Ipaganyan na lang muna kasi hindi pa naman namin gagamitin yung kay baby. Para maluwag din. Ayan. Ito yung mga sapatos pa ni daddy na iaayos pa niya. Hindi pa na naayos kasi. Ayan. Tapos, ito pala yung ito mag hindi ko lang kung magdadala pa ako nito sa ospital o hindi na. Dito ako na lang nilagyan yung mga bote ni baby. Hindi ko pa tanong hugasan. Hugasan pa lang. Yan. Mga bote, yung itong medicine feeder. Ito, baka magdala ako ng isa. Tapos, breast pump. Pero, hindi ako magdadala ng breast pump. So, yan. Bukas ko na tatapusin to. Ayusin.
Magla-lunch muna, mag-dinner pala muna. Ayan, kakaligo ko lang, kakatapos lang namin maglinis, tapos mag-dinner na kami. Andito sila ate na sa room. Kasi naka-aircon na sobrang init sa labas, grabe. Bukas, ayusin na, ayusin ko itong room. Kasi grabe, sobrang kalat na naman nila, ayan. Ayan, mga batang hindi naligo. Puro laro. Hindi na nabitawan yung cellphone. So, ayan, na-ayos ko itong room bukas. Kasi, papalitan ko na itong mga cover. Pati itong higaan nila. Dito kasi sila natutulog. Sa baba. Nasira kasi yung echo namin dun sa kabilang room. Kaya lahat kami. Ayan, nandito ulit sa parto. Kasi dito ilalagay yung crib ni baby. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyong drawer cabinet niya. Wait lang. So, ito yung cabinet niya. Nawala ang takip. Pati itong taas, walang takip. Ito, nalagyan ko lang to ng kortina. Hindi pa kasi namin mapagawa ng pintuan. Pero iniisip ko kasi pag may pintuan, hindi ko na siya ma-open pag nandito na yung crib. Kasi dito lalagay yung crib. Ayan, dito natutulog si na ate. So, ayan, ayusin natin bukas. Tsaka to, marami pa akong ayusin. So, ayan. Ito nalabahan ko na. Tsaka itong mga sapatos. Ayan. Kaya iniisip ko kung yung hanger ko naalikabukan pag walang takip. Ito yung stroller niya. Tapos yung ibang part ng crib. Yung pinigoan niya, hindi ko pa naayos. Hindi pa ako nakakapag-ayos ng CR. Ayan, madami-dami pa rin aayusin. So, yan. So, ayan, dito ko natatapusin yung vlog ko. Bukas na lang ulit. Maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik at nanonood sa mga videos namin. Good night, everyone! Happy Easter! Bye! Bye-bye!